What's up? Good morning. Magandang araw sa inyo lahat. This is your super born. And welcome to my blog. Yay! For today's vlog, guys, tawagin natin itong It's Queen Hera Day. Sino si Queen Hera? Ito siya. Hello! Hey! Yan. Ngayon kasi yung araw yung schedule, may event dito sa area na to. So, isa ako sa nag-register sa area na ito na may libreng anti-rabies at saka microchips. Yes, diba? We support this group, actually. Mamaya maninit natin yung mga organizers. Since nauna lang tayo dito sa araw na ito. Kasi early dog tayo ngayon. Tayong una-una, wala pang tao. Sila makarating. Actually, it's 9 to 12 is all. Ngayon, ang mga 8 pa lang. Advance lang, diba? Kasi bumiyahe ako na sa kabilang barangay lang. So, umiwasan din sa ulan since maaraw ngayon. Thank God. Thank you so much. Po, ganda ng pinhira ko. Ano, araw mo to. Para din na yung mga aras. Right. Si Hera hindi maka. Nagigil na siya magpaglaro iyo. Hi, baby. Hello. Sabi niya. Good boy ang Queen Hera. Oh, a good girl pala yung Queen Hera. Oh. Medyo madami na tayo, guys. Dapat pala umagod sa inyo lahat. Mabuti, binigyan tayo. Magandang panahon. City Veterinary Office, pero ito isang programa na talagang sinuportahan ng ating former Vice Mayor Arnold Diaz. Yung palangon-palangon na siya ay head palangon ng City Information Technology ay nabatong rin ako na pag-uusapan mo namin ang mas makabago ko ng mga para may rehistro ang mga pets natin dito sa Luzon Port Authority. Sa ngayon po, ang hiling ko po at sana patuloy po ang ating samahan. Ang inyong mong grupo ay dumawi, dumamas, dumami. At lagi po tayong magiging magka-partner. Ilintin po namin na kayong lahat ay biyahan ng ating mahal na patron sa Taos ng Dilima at Panginoon, bigyan kayo ng kalakasan at yung sidhi sa paglilingkod at katulong namin. Ang laking bagay po, kailangan po namin ang pagsupo sa Rating Disciples and Agencies. Collaboration. Hindi po pwede kami lang, hindi lang po pwede. Hindi mas maganda po kung lahat ko. Nang una, presidente ng Luzon na Santa Rosa. Yun lang naman po, maraming salamat.
Magandang magandang po sa ating lahat. Bilang po sa ganyan po ng video sa Tarosa, pasalaman na po po. Sa lahat po ng tumalo, kay Go, sa team po niya, sa team po na... Okay, kasi ito po yung Ayan, okay guys, tapos na tayo, uwian na oh. Uwi na si Hera oh. Thank you. Thank you Mayor for this event, for sponsoring this event. Ayun na nga, maghahanap ko siya na. Pasok mo na yan. Pagod kang Hera? Pagod ka Hera? Wawa naman baby girl. Surprise mo oh. Laway pa nga. Tsaka, meron kang sabon. Madre de cacao. Ha? Tsaka,
ka ointment, madre di ka Fauden. Thank you po. Dahil early bird si Hera. Di ba dapat early dog? Early dog, Hera. Lawit ang dila. Hello guys, ayun na nga, nakauwi na tayo ngayon. So, tapos na mag anti-rabies si Queen Hera natin at saka naturukan na rin siya ng microchip. Uy, pasensya na. Masampahan kasi ako. Nakalim mo kaya. Ayun na nga. Ano nga ba ang microchip? Ang microchip kasi is ito ay isang electronic chip na naglalaan ng identification number ng ating alagang aso. Ito ay singlaki na isang butil na bigas na tinatanim sa ilalim ng balat ng ating aso. Ito rin ay ginagamitan ng RFID scanner upang mabasa ang numero ng pagkakakinanlan ng ating aso. Isang paalala lang po, ang microchip ay hindi po ito tracking device. Ito ay isang tanong. Bakit nga ba tayo magpapalagay ng microchip implant sa ating aso? Ito ay magbibigay ng natatanging numero ng pagkakilanlan ng ating alagang aso. Ito rin ay nagbibigay ng impormasyon sa ating mga alagang aso. Kabilang dito, ang tala ng mga bakuna at gayon din ang medical history nito. Ito rin ang nagbibigay impormasyon kung sino ang nagmamay-ari sa ating aso. At kung sakali man ito'y mawala at mapunta ito sa shelter or impounding facilities ng alagang hayop, mabilis itong matutuntun ang nagmamay-ari sa aso. Ano nga ba ang qualification para malagyan ito ng microchip? Ang aso ay may edad na 6 na buwan pataas, ngunit depende ito sa laki ng aso. Dapat din ang bakunado ang ating aso ng anti-rabies. Alagang hayop ay malusog, masigla at hindi buntis. Ayun nga guys, super enjoy si Hera kanina sa kanyang vaccination, sa kanyang anti-rabies at saka sa implant, microchip implant niya. Ayun ang saya-saya, ang daming aso doon, ang daming niya nakita, iba't ibang uri ng aso. Ngayon, marami din ang mga bulldog, may mga aspin, pusa. Kikita niyo naman sa mga videos kung ano-anong klaseng aso nandun eh. At syempre, yung mga organizers ng event na yun. Thank you so much po at na-accommodate mo po kami. At thank you rin po sa pagsali sa akin sa grupo nyo. Salamat pong marami. Shout out to Miss Alain na nagpasok sa akin sa grupo niyo. Maraming salamat po. At sa City Government Office ng Santa Rosa, Laguna, na City Veterinarian Office po. Salamat po. And that's it for today. Close na natin tong vlog na to para makapag-edit na. Tapos yun na nga, salamat po for watching and don't forget to click the subscribe button and comment below for any questions or suggestions po. Maraming salamat mo muli. Ito po ang inyong Super Bon Navarro na nagsasabing maraming salamat po and have a blessed day sa inyo lahat. Thank you so much. Bye-bye. Sana nag-enjoy kayo sa vlog ko today. Thank you so much. Special thanks nga pala sa GV Dog SRL. Ibig sabihin GV Guidance and Volunteers Dog Owners Group. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po. At napasama po ako sa grupo mo. Thank you so much po.